What's up mga taropa? Nagpaplano ka na ba na magkaroon ng iyong sariling bully? Panoorin mo muna to for considerations that would really make you happy when you already have your bully. Alam nyo guys, lahat ngayon ng pamilya na nag-acquire ng bully ay hindi sila nagsisisi as per the interviews that we have researched over sa internet. Grabe naman daw kasi ang bully. Para package deal. Maganda yung temperament, great companion, napaka-family oriented mula sa lola hanggang sa baby, kayang lambingin ni bully. Pero dun nga sa mga hindi nakakaalam tungkol sa breed, medyo nakakatakot kasi yung bit niya, tsaka yung hilatsa niya, mukha talaga siyang pitbull, mukhang terrier, mukhang bulldog. Pero really, that is just the look, pero yung character ay kakaiba. Sobrang sweet. And when it comes to security, tumatahol sila. But hindi sila vicious. Security in terms of deterrence lang sila. To deter people that has bad intentions, nararamdaman yan. Iba yung energy nararamdaman yan ng bully. Sa galaw ng tao, sa mood na ipinapakita ng tao, kayang ma-detect ng bully yan. And for that, ide-deter niya yon. Kung ano man yung masamang pakay na yon. Ngayon, kung disidido ka na nga na bumili ng bully, there are 10 things that you must know and you must consider para hindi ka naman masyadong mabigla at hindi naman mapariwara sa'yo ang napakabait na asong ito. So we will be counting from 10 to 1 and those items ay i-apply mo sa iyong sarili and will serve as checklist. Yung 10 to 5 ay mga bagay that will be coming and will be answerable from your end. Tapos yung 4 to 1 ay mga bagay na titingnan mo doon sa pag-acquirean mo doon sa seller ng bully na kukunin mo. Let's go! Tropa, kukuha ka na ng bully. I-check mo tong number 10 natin. Ano ang purpose mo? Bakit mo napagdesisyonan na kumuha ng American bully? And you must be sure of that para sa pagsasamang maluwat. Tanungin mo sarili mo, anong purpose mo ay bully? Pet? Companion? Kalaro ng mga anak mo? Kalaro ng ni lolo, ni lola? Katabi mo manood ng TV sa couch? Kalaro mo sa inyong bakuran? Kasama mo sa paglalakad? Great match ba siya sa iyong lifestyle? Or gagamitin mo siya for breeding or all of the above. Kasi pwede mo rin naman siya maging pet, companion, parte ng pamilya. But then of course, kung babae yan, mabubunti, dadami. And for that, hindi mo naman, ewan ko, kung mayaman ka siguro, lahat yun naampunin mo. So kung hindi mo ibibenta for rehoming, for other owners to enjoy the bully, eh bahala ka, basta i-determine mo kung ano yung purpose para hindi masayang ang effort mo at ang intelligent na aso na to. Number 9, living situation. Responsibilidad mo ang shelter ni bully. Bago mo siya kunin, ay kailangan predetermined mo na rin kung saan siya ba titira. Baka naman itatali mo lang siya sa kadena sa likod bahay nyo. Palagay ko hindi siya yung breed na aso para dyan sa iniisip mo. Dahil aso ito na may presyo. Bibilan mo ba siya ng cage? O kasama nyo sa bahay? Matulog siya. Kung saan mo inassign siya matulog, ititrain mo siya sa kanyang pagwiwi at pagpupo. Basta ang mahalaga ay may protection siya sa kanyang sarili doon sa kung saan mo man i-assign siyang titira. Kasi pag pinabayaan mo siya, parang ka naman nagsayang ng pera. Number 8, food. Kailangan mo pagdesisyunan yung food. Costly. Not just food, pati yung supplements. Pero in the long run, yung food and supplement na yan ay mas tipid kaysa magpa-ospital. Siyempre, gusto natin mapatagal ang buhay niya dahil parte na nga siya ng pamilya. Pero you must consider yung mga ipapakain sa kanya kasi yung nakahanda sa iyong mesa, hindi yun masyadong obra para yun ang lapangin niya. Dog food pa rin talaga. Numero 7, other pets in the house. Kukunin mo na si Doggy, isasama mo sa bahay, meron ka pa pala doon isang asong war freak at may pusa kang silosa. Okay lang naman pag samasamahin mo sila, pero ang sinasabi ko ay dapat prepared ka kasi magdadala ka ng mabait na aso sa loob ng bahay nyo. Baka sa'yo manggaling ang history na may nagkaroon na bipolar na bully. Dahil sa other pets mo sa bahay,
nabulabog ang kanyang personality. Number 6, gender. Importante to, decide mo, lalaki o babae. Pag babae, medyo matrabaho. Pero parang mas malaki yung magiging kita mo kung yung mga magiging anak niya ay ibebenta mo. But still, may involved na punan dito. Kasi you must take care of her health. Pagdating naman sa lalaki, ayan ang pinaka-okay. If you really just need a companion, tropa, active lifestyle, wala siyang kaproblema-problema. Pagdating sa kita, ang stud fee or other option will actually make you happy. Lalo na kung lumaking pogi, pili ka lang kung stud fee o pop share, mga ganun-ganun. 5 to 10K kada kasta. Happy na si Pututuy? Happy ka pa? So consider the gender. Alin ang mas applicable sa bully na magiging member ng iyong family? Number 5. Baka hindi mo pa alam yung mga classes ng bully. Maraming classes. Ang bully, nung naisip mo yung pinaka-cute, that's the micro-exotic. Na parang toy dog lang, malaki ang ulo, balikat at bewang. Or the American bully classes, we have the pocket. We have the standard, we have the classic, and we have the XL. Alin ba ang gustong makasama sa bahay? Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. And now for the last 4 items, ito ay ang mga bagay na dapat mong tingnan doon sa seller na panggagalingan ng iyong bully. Number 4, price range. Ibangga mo yung budget mo doon sa mga presyo ng aso doon sa pagbibilhan mo. Of course, you get what you paid for. For an idea, panoorin mo to kung magkano ba talaga ang presyuhan ng American Bully. 6 brackets yon. Ilalagay ko rin sa description. Pagtas mo panoorin to, dumiretso ka na doon. Basta malaga may budget ka, then huwag mahihiyang magtanong and make sure that you get the value for your money. Mag-research ka rin. And mind you, if ever I have the puppies, my line is open for all your queries. Number 3. Who you are buying your bully from? Check your seller. Check the kennel. Check the breeder. Baka matulad ka rin sa kwentong to. Ingat tayo sa mga manloloko. Marami namang breeders dyan to choose from. Kung saan mo bibilin ang bully mo. Ang importante dyan is to inquire. You have the budget and you have to tell the breeder for what you require. Sabot-sabot lang. Number 2. Ang pinakamahalaga ay mag-kennel visit ka. Huwag online-online lang. Well, kung hindi talaga maiwasan, pero pina-assure is to go personally doon sa seller ng yung bully. There are things to consider. Kukuha ka ng aso eh. Maganda yung personal mong nakikita kasi mamimirror mo kung ano talaga yung asong kinukuha mo. Tingnan mo yung living situation. Decente ba yung kennel? Malinis ba yung tirahan ng mga doggies? Kasi if that would be so, makakasiguro ka na hindi puro mikrobyo yung aso mo. Check the dam and sire kung healthy ba, yung nanay at tatay, kung nandun dun sa kennel. Kasi it would really help you balance, assess the condition of the dog you are buying. Yung feeding, check mo kung ano yung pinapakain dog food. At check mo rin yung nutrition, yung menu ng kennel for their dogs. Moreover, makikita mo, if you would have a kennel visit, kung ano yung care, kung ano yung time, kung ano yung money na ini-invest ng breeder, ng seller, ng kennel doon sa aso na magiging parte ng buhay at pamilya mo. From there, alam mo kung saan, kung paano, at kung ano ang pinanggalingan ng aso mo para alang nagmamanugang. Sine-check mo kung sino yung mga boyfriend, girlfriend ng anak mo through assessment of things that you can directly see. And number 1, check for the bloodline or the pedigree. Of course, there are famous bloodlines if you have the right budget. But still, there are bloodlines that are decent but somehow they are not well promoted. Walang social media mileage. And of course, they are not the same price as those who are famous. Check nyo to. So, katulad na sinabi ko kanina, you have to get the value for your money. Hindi naman porket wala kang malaking budget, hindi ka na pwede mag-alaga ng bully. May makikita at may makikita kasi sa American Bully, wala namang regulation ng price eh. Meron dyan, bungi-bungi yung pedigree. Pero the dog's quality is enormous. Bahala pa rin si seller magpresyo nun. Bahala pa rin si breeder ang magdikta kung anong presyo ang gusto niya. Kasi wala kang regulation. Meron din naman mga advocate for this breed. Gusto lang nilang palawigin yung magandang kalidad ng aso nila, lalo na kung sa maganda mapupunta, kaya nilang magbigay ng presyong kaibigan.
Basta alam rin nila ang kalidad ng mapupuntahan. Pero sana lahat ng magkakaroon, mag-aalaga at meron ng mga bully, we must be one in this advocacy. Simple lang naman, i-develop in breed. Hanggang sa eventually, ang matitira na lang talaga yung mga dekalidad as time passes. Kasi naalagaan natin yung breed. Puro best characteristics yung naiiwan. And that's how it should be. So these are the 10 things you must know before buying a bully. See you on the next episode.